はい、皆さん、こんにちは。今日のレッスンは、ミナー日本語の第10課を勉強していきましょう。それでは、始めていきましょう。はい、そしたレッスンのトップがなっていうナウンがあります。えんいます。はい、オートマティックパーティケル、はい、ありますあります。はい、パーティケルがあります。in animities, such as plants, things, places. and いますなまん animating such persons, animals. So, arima sa mga bagay na hindi humihinga o walang buhay. Yung imas naman may buhay o humihinga. Okay. Example, there's a bag. So, yung noun dito, yung bag. Kung ano yung meron doon. No? There is a bag. So, kabangga, arimas. Okay, then next, there is a ship. So, kung ano yung meron doon, kitsujiga, imas. So, arimas, dahil yung bag, arimas, kasi wala namang buhay. Yung imas, ship, may buhay kasi. Ano bang pagkakaiba nung I have bag? So, ganun din, no? Kabangga arimas. Pagkakaiba nun, pag nilagyan mo ng watashi, yung I have bag, so lalabas doon tamang translation. Watashi wa kabangga arimas. Pag sinabi mong watashi wa kabangga arimas, I have bag. Pero kung ganito lang, kabanggarimas, there is a bag. Next, ito po yung ating pattern. Noun wa is place or location. Then put particle ni. Noun to, then ga, arimas, or imas. Okay, then yung particle ni, siya po yung place of existence. Ibig sabihin, si N2, siya po yung nag-e-exist dito sa noun 1. There is a boy in the classroom. So, gandang yung pattern. Classroom, yung place or yung noun one, location, kyoshitsu, then put particle ni, and ano yung nage-exist doon, noun two, otoko, yung boy, then put particle ga and imas, dahil humihinga. Kyoshitsu ni otoko ga imas. Next, noun one yan, and noun. Okay, there is a pool in Manila, so Manira, dito nage-exist, put particle ni. Manira ni kuru ga arimas. Dahil wala namang buhay yun. Next, noun wa, noun to place ni arimas ma. So, pangalawang pattern po ito. Kanina kasi may particle ga tayo, ngayon wala na. Particle ni na. Dahil yung particle ga, siya po ay naging topic. Okay, Miss Angelica is in the library. So, unahin natin yung topic. Angelica sang, then put particle wa. Then, Toshokan yung location. Then particle ni imas. So dati kasi napag-aral natin nung lesson 3, kapag sinabi natin si Angelica ay nasa library, Angelica sangwa toshukan des lang. Ayan. Pero ngayon, lesson 10 na tayo, so meron na siyang specific, Angelica sangwa toshukan ni imas. Ayan. Kasi may possibility na kapag walang ni imas, kung Angelica sangwa, toshukan des lang, ang magiging ibig sabihin kapag walang nagtatanong, sa Angelica ay isang library. Ayan. So, mas specific ito, Angelica sangwa, toshukan ni imas. Okay, dito, the TV is in the kitchen. Unahin mo yung topic, the TV, teribewa, then kung saan siya nag-exist, daidokoro ni arimas. Okay, next, position naman tayo. Up, we, shita, down, Nigi right, hidari left, mae front, ushiro back, naka inside, sota outside, tonari beside, near Chicago, and Aida. Ito naman po yung another ano natin, pattern. Okay. So noun one things, place, person, put particle no, bago tayo mag noun two, position. After ni noun two position, particle ni, at yung entry, si entry yung nag-e-exist dito. Dito sa dalawang to, at put particle ga arimas or imas. Sa example, there is a cat, back of dog. So, unay muna natin yung ating location. Ayan, inu. Okay, dito siya. Then put particle no. After ng no, lagay natin yung position. Yung back, ushiro. Then put particle ni. And kung ano yung nag-e-exist doon, yung neko, then ga, imas. Neko ga, imas. Okay, next, noun one wa, noun two, and noun three. Okay, next, there is a mirror on the drawer.
So, nasa taas yung mirror ng drawer. Okay, so Hikidashi, ito yung location. Then put particle no, position we, then ni, kagamigari. Okay, dito naman, yung pangalawang pattern kanina, my Nihongo school is in the back of amusement park. So put particle 1 na dito, wala nang particle ga. So tips dito, kung there is po yung ating nasa sentence, pa-atras po yung ating translation. O, kung may there is po, hikidashi no we ni kagamigarimasu. So pa-atras yung translation kapag may there is. Pero kung wala namang there is, mauuna po yung topic. Ito. After ng topic, saka kayo pa-atras ulit yung translation. Okay, watashi no nihongo no gakuwa. Ito na yung topic. Then pa-atras, amusement park. Yuenchi no ushiro ni arimasu. Okay? Okay, next, noun yanam. So yung to, ini-enumerates lahat ng items kapag ginamit natin yung to. Pero yung ya naman shows a few representative items. Kunti lang, no? Pero we put nado after the last noun that there are also other things. So kasi kahulugan ng nado is etc. So yung ya and po ito, then sila po yung magpartner. Ya and nado. Yan. So kapag may nado na tayong nilagay sa ya, so meron na tayong there are also other things. So hindi lang yun. Ibig sabihin, marami pang iba. There's a picture, calendar, and so on in my room. So, heya no naka ni shashin ya. Ayan. Sa unang, after ng unang noun, saka mo ilalagay yung ya. Then, last noun, karenda put nado. Last noun. Sabi kasi dito, we put nado after the last noun. So, ito yung last noun. Put natin yung nado. Then, may particle yun. Nado ga arimasu. Okay, minasan. Kono juge de owarimasta. Sukare sama deshita.